Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Alvin Almonte Torero. Kumilos po sa Comprob 4142, Laguna at Quezon, sa lalawigan po ng Quezon. Ako po ay bago na recruit ng CPP-MPA ay una, higit sa lahat, hindi ko alam na pinapatay ng CPP ang aking lolo, Saragay. Ano po? Bagkos, ang pinaggagalingan po ng galit ko dati nung ako'y ma-organize ni Joseph De Los Santos sa KM, Kabutama Kabayan, ay ang pinanggagalingan is yung pagkakabugbog ng PC sa tatay ko. Yung sabi nga is yung kulata ng baril sa tatay ko, yun yung pinagmulan. Pero kung tutuusin, yung lolo ko pala sa Ragay, pinatay din ng CPP-MPA. Tinanggap ng lolo ko as pinakain. Tinanggap ng lolo ko pagkatapos pakainin, pinatay. Kasi di umano, Panginoon, may lupa ang lolo ko, kailangan litisin. So ngayon, patuloy po ako dun sa sa paggagalit ko sa atin sa estado. Hanggang sa, ang sabi ko nga po kay Joseph De Los Santos is ako ay pupunta ng kalunsuran at dito ako po ay mamumuhay. Ang nangyari po dito is sa patuloy na nais ko sanang mamuhay ng maayos po. Pero hindi po ako nakapamuhay ng maayos kasi na-organize po ako ng kabataan party list sa lalawigan po ng Laguna. At dito po, unti-unti po akong lumawig hanggang sa ako po ay naging Secretary General ng Anak Pawis sa diwan ng lalawigan ng Laguna. So, hindi ko alam na sa akin pong naisin na magbagong buhay o baguhin ko yung buhay ko. Putag galit ko kasi dati, tumatakas po ako sa magulang ko. Kasi pag ganap ka ng kasapi ng KM o Kabataang Makabayan, talagang lahat po gagawin mo. Kasi una, higit po sa lahat, yung nanay ko, tumatalan po ako sa bintana, makatakas lang po sa kanya. Maka-attend lang po ako ng meeting. Yan po, ginagawa ko po yan. Kasi bilang isang kabataan, nais ko po na, sabi nga is ni Rizal dati, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Pero sinamantala naman po maigi ng ating Partido Komunista ng Pilipinas. Kasi una, higit sa lahat, sa murang edad, na-recruit nila ako. Hanggang sa naging recruiter din po ako ng kabataan. Ako po yung naghahatid ng kabataan. Sabi nga po ni Palatino dati sa akin, Sir, baka naman po pwede makarecruit tayo ng 10 to 20 na kabataan, bawat isang leader. So, ang nangyari is, nakaka-recruit naman po ako. Ano po, nakaka-recruit naman po ako ng kabataan. At ang sabi ng kabataan, partly sa akin, ay pangakuan mo ng scholarship program sa UPPUP. Ano po? Pero nung magpapasok ka na, isa doon yung pamangkin ko na recruit po na galit po sa akin. Kasi nung magpapasok ka na, wala po ni isa nakapasok sa school. As a scholarship. Wala po ni isa nakapasok. Oh. So bilang isang pinangakuan ko yung mga kabataan na pangakuan ko daw ng scholarship program ng scholarship program ng Kabataan Party List, ang kabataan ng mga ito, wala ni isa nakapasok. So nakakalungkot. Noong dati na ako nagrarally sa Mindolo at saka sa Commonwealth, ako na po yung nirarally ng mga magulang. Tinapatan po ako doon sa akin barbershop at may barbershop po ako dati. Tinapatan po nila ako doon. Sabi po ng mga magulang sa akin, isasama nyo lang pala sa rally ang aking mga anak. Bakit kailangan pangakuan nyo pa ng scholarship program ng Kabataan Party List? So dito po, napakasakit po sa akin. Masakit po sa akin kasi una, higit po sa lahat. Yung una, higit sa lahat, talagang yung pinabayaan ko po yung sarili ko. Ano po, napabayaan ko. Kasi halos dyan na pumuti yung buho ko sa pag-oorganisa. Tapos, ang sabi nila sa akin is nung magkasakit po ako ng tigdas tsaka ng bulutong, napakababaw. Sabi ko nga po is napakababaw na dahilan para sabi nga, sabihan nila ako ng idealistic. Sabi ko, baka naman po pwede na mga kasama, baka naman po pwede matulungan ako. Matulungan ako doon sa aking problema. Kasi sa financial support, wala ako, kulang ako. Baka naman po pwede mga kasama tulungan ako ng provincial. Ano? So pagdating po doon, at nagbigay po ng cue po ng Gabriela sa akin, dali sa J.P. Rizal, wala pong nangyari. Yung worth of 10,000 na cue po, wala pong laman.
Saan galing yung coupon na yun? Sa Gabriela Partilis po. Sa Gabriela po. Nakapangalan po kasi Gabriela. Gabriela? Opo. Pundo ng Gabriela yun? Opo, pundo po ng Gabriela. Istulong po sa akin as ako po ay kasi general secretary general ng anak Pawis at organizer din po ng kabataan Partilis. Yun po. Tinutulungan din po nila ako pero wala pong pundo. Yun po ang masaklab doon. So, ibig sabihin, ano yung ibig mo sabihin, na-estapa ka? Opo, opo. Sa madaling salita po. Coupon lang po. Coupon, tapos wala palang pundo? Wala po, wala po. Hindi mo tinanong saan ang pundo ng Gabriela? Hindi mo tinanong? Eh, doon nga po, sabi ko nga po, ano po, ay nagkaroon po kami ng tunggali. Kasi una higit sa lahat, sabi ko, ba't bibigyan niyo ako ng ganito? Coupon is wala namang pundo. Dalhin sa JP Rizal, doon ka man pagamot. So sabi sa akin, is... Talagang napaka ano masakit po sa akin kasi lahat ng gera, lahat ng labanan kasama nila ako. Nung ako nangangailangan, wala na. Iniiwanan na ako sa ere. Tapos ang nangyari po sabi ko, doon sa mga magulang ng mga kabataan, is kasi talagang nirarally po ako, tinatapatan po talaga ako sa barbershop ko. Is kaya sabi po, nag-decide po ako sa amin na sabi ko sa misis ko, uwi po ako sa Lupis. Sa Quezon, uwi po ako na, sabi ko mamumuhay po ako ng maayos. Ayusin ko yung buhay ko. Magtatanim-tanim po ako ng kamote para naman po medyo may pagkakitaan ako. Pero pagdating ko naman po doon, 2012, is hinaras na si PPNP ang aking bayaw, si Angelito Capilian. Nagtang gusto nga po nila ay hatulan ng kamatayan kasi di umano ay sagad sa harin ito. So ngayon, ang sabi ko po sa kanila is baka naman po pwede mga kasama na ang mga ang aking bayaw na ito ay may limang anak. Sino magpapakain yan? Baka na po pwede na huwag niyong litisin o hatulan ng kamatayan. Pero ang nangyari po doon, talagang gusto nilang kunin yung aking bayaw kasi gusto nilang patayin. Ano? Pero isang gabi, tinapik po ako ng dati kong kasamahan, dati ko pong ex-girlfriend, nasa Gabriela. Matagal ko po siyang hinanap sa kanayo, sa kalunsuran kasi sabi ko po, is si Kaminda, ay nawawala sa kalunsuran. Kasi pag rally pa lang nila sa UPLB at pagtaas niya ng Ouch Gloria kasi pumunta si Pangulong Gloria sa UPLB noon that time, ay nung pag-angat niya ng Ouch Gloria, ay nawala na siya. Nawala na siya sa kalunsuran. Hanggang saan nangyari, is patuloy nga na hinanap ko itong si Kaminda, doon ko lang po pala sa Lupis makikita. At pag ganun po niya sa akin, sabi niya sa akin, Kayuji, nandito ka lang pala. So sabi ko, bakit nandito ka na? Umahawa ka na ng armas. So, ang nakita ko pong armas sa kanya is M16. M16 rifle. At ang sabi ko nga po sa kanya, bilang isang dating ex-girlfriend, is baka naman po pwede mag-office ako dyan. Baka naman po pwede na makasama kita sa unit. Pero ang sabi niya sa akin, pwede naman. Pwede naman. Kasi maghihiwalay tayo. Sinabi niya po sa akin yun, pero nung makapasok po ako February 15, 2012, sa Hukbo, as a GP po sana, di yan pang politika ng partido, ay napalaban po kami kaagad sa kasundaluhan, sa ATP-5B. Ngayon, ang nangyari po doon, sa labanan na yon, ay ang command kasi ng ni Joseph De Los Santos, ng aming commander noon, ay ang uno, puputok, ang dos, aatras, ang dos, puputok, ang uno, aatras. So, ang nangyari, pumutok po kami ng pumutok, ang uno pumutok, ay ang nangyari, umatras po ng umatras ang dos. Paglingon ko po na ganun, wala na po, hindi ko na po kita yung dos, hanggang sa yung umatras na po sila ng umatras. Iniwanan na po kami sa labanan sa madaling salita. Nahuli po kami sa laban ng ATP-5B. So, ang nangyari po doon, ang sabi po ng mga kasama, pagka nahuli ka ng mga kasundaluhan, babalatan ka ng buhay. At lahat ng pahirap gagawin sa'yo. Pero ang nangyari po ay hindi naman po kami sinaktan. Sa pamagitan po, nasabi ko nga po, ano, thanks God pa rin. Kasi una, gusto kong baguhin yung buhay ko. Gusto ko pong baguhin yung buhay ko. Nasabi ko nga po is, nung paghuli sa amin ang kasundaluhan sa labanan, may blocking kasi yung ATP-5B noon. So nahuli kami. Ang sabi ko nun sa sarili ko, kala ko ba bato yung aking sinasandalan? Samantalang yung ganitong klaseng labanan, bakit ako iniwan? So, yung jabog
ni suntok ng ating kasundaluhan, hindi po nila ginawa sa akin yan. So hanggang sa ako po ay, sabi ko po sa sarili ko, mas minarapat ko na mamuhay na sabi ko nga po, baguhin ko yung buhay ko. Baka na po pwedeng baguhin ko yung buhay ko. At pagdating ko po, ano po, sa ATP5B, kakunta ko po yung girlfriend ko. Ang sabi ko po dun sa girlfriend ko, baka po pwedeng, ano, sumurinder ka. Baba mo yung armadong pakikibaka, baba mo yung, iiwan mo yung armadong pakikibaka, ibaba mo yung armas mo, at sama tayo. So sabi po niya sa akin, napakababaw mo, ang lalim mo dati, bakit ngayon bumababaw ka? Nagpapagamit ka sa pasismong gobyerno, sa pasistang estado, sa mga berdugong kasundaluhan nagpapagamit ka. So sabi ko, hindi naman ako sinasaktan. Baka naman po pwede yung hirap natin dyan sa kabundukan, bilang ikaw ay isang dating member ng Gabriela, ay baka naman po pwedeng bumaba ka, makasama kita dito sa baba at mamuhay tayo ng maayos. Sabi niya sa akin, sige, pag-iisipan ko. Bumilang po na isang linggo, nagbago po ang kanyang kaisipan. Sabi ko nga po sa kanya, sabi niya sa akin, susurenderan siya. Eh, hindi ko naman po alam na may rekurida o patrol yung ATP-5B doon sa area. Pero hindi ko sinabi sa tropa na may susurinder at yung dating ex-girlfriend ko. Ngayon, nagkaroon po ng labanan, pakpukan. So, ano nangyari doon? Huli na, makita ko siya patay na. Pero hindi ko alam na nandun siya. At ang masaklap pa nito, hindi po alam na magulang na siya ay armado. Hindi po alam na siya ay mahawak ng armas. So hanggang ngayon po, masakit para sa amin. Kaya po kami nandito, na i-deny ng PUP, yung presidente ng PUP na nakaraan, na hindi nila estudyante yung nawawalang kabataan. Napakadali lang i-delete. Napakadali lang i-delete ng isang, sabi nga, enrollees sa online, sa mga website. So, nakakalungkot. So, bilang isang organizers po ng kabataan, ang na-organize ko kasing kabataan, ng kaya ko po sila nakukuha. Yung may magagalit sa magulang, tampo sa magulang, yung yagit, pagka po may yagit sa Binyan Laguna po kasi pagka po may mga bata na hindi kumakain, binibigyan ko po ng pagkain. So, ano nangyari po doon? Pag po nabigyan ko na sila ng pagkain, akin na po yun. At pag po yun ay, kung tutuusin, pag po yun ay naging akin, bibigyan ko na po siya ng pag-aaral. Ito po ang mga batayan ko para ma-recruit ko ang kabataan. Sige, maraming salamat na Ginoong Alvin Torrero. Ramdam namin yung hinagpis mo. At this point, I would like to yield the floor to Senator Bongo dahil tatawid siya sa kabila. May isang importanteng hearing doon. Pakinggan muna natin yung kanyang sasabihin. Salamat, Mr. Chair. May tanong lang ako sa iyo, Mr. Alvin Torrero. Kayo si Agnes Ran, Riano, Nancy Dologin. Sino mga taga Mindanao sa inyo? Matagal kayo nasa bundok? 3 years po ako, sir, sa senator sa ano po, sa legal front po, kabataan, anak pawis. Saan sa Mindanao po? Iligan po. Iligan, Emisyo, Marawi po. Hindi tayo nakita doon? Hindi niya kami nakita doon ni Mayor Duterte, umakyat, sa bukid noon? Hindi po. Sa Buboy Rua, kumanda ka po. Anyway, para po sa akin, no, base lang po ito sa aking naging experience. Please, just want to share it with you. Alam naman natin na halos lahat po ng mga nasa taas, sinasabi niyo nasa eskwelahan, kadalasan po sa mga aktivista, usually nakikita natin sila nasa daan, nagrarally laban sa gobyerno. So ilang buwan nakaraan, after a few months, alam mo, 50 times na siguro kami umakyat ni then Mayor Duterte sa bundok para kumuha ng mga sundalo, mga pulis, na mga naging
hostage or bihag nila sa sinasabi nilang digmaan. Yan lang yung mga nakikita ko sa daan na nagra-rally. After a few months, after a few years, sila po yung nandoon sa ano, nasa bundok. Sila rin yung makikita mo na nagra-rally dyan sa daan. Sila naman yung naka-uniforme na ng itim. Huwag na tayo mag, ano, kunwari, yun ang totoo eh. Yun talaga ang totoo. Hindi, kahit habaan natin ang usapan dito, eh, yun naman talaga ang totoo. So, ang tanong dyan, bakit kayo nakukumbinsi? Paano sila nakukumbinsi? Anong pinapangako sa kanila? At bakit sila nag-aaral dyan sa urban areas, tapos nakukumbinsing umakyat doon sa bundok. At yun po ang maraming tanong na dapat masagot. Until now, yun talaga ang totoong nangyayari. Yun nga sinabi ko kay Mr. Chair, alam naman natin yan kahit saang lugar. So, yun lang po. Gusto ko lang pong i-bag. May nasabi ka kanina na kala mo kasangga mo yung bato. Sino tinutukoy mo na bato? Partido po. Partido Komunista ng Pilipinas. Kala ko si chairman yung kasangga mo. Naubos si chair. Pero lang po. Ayun lang. Gusto ko lang pong malaman nyo na yun talaga ang totoo. Maraming salamat. Ito po, bilang isang organizer po ng kabataan at ng kabataan party list, para po nakukuha namin yung mga kabataan kasi is based dun sa ano, kahirapan din kasi ng ano, mga magulang na mapag-aral yung kanilang mga anak doon sa PUP-QP. Kasi kapag ka ang isang bata kasi nangangarap yan, gusto kong mag-aral sa PUP tsaka sa UP, baka naman makagawa ako ng pamamaraan. So, anong nangyari, nasusundot po sila namin doon at nagbibigay po kami ng mga form sheet doon ng kabataan party list. So, anong nangyayari naman po doon, papasok sila sa League of Filipino Student o LFS. So, doon, ang mangyayari is rally-rally. Kasi sa UP kasi, tsaka sa PUP, hindi ka lang po pwede dyan na gumraduate nang hindi ka kasasama sa UP sa rally. Yun po yung ginagamit. Sige, thank you. Thank you, Ginoong Alvin Torero.